Naghain na ngayon ng reklamo si Senadora Nancy Binay laban sa kanyang kasamahan sa Senado na si Alan Peter Cayetano kasunod ng kanilang naging sagutan sa usapin ng lumobong gastusin sa itinatayong bagong gusali ng Senado sa Taguig. Alam mo, Alex, naging emosyonal si Binay sa pagsasampa ng reklamo nang sabihing nais niya lang protektahan ang kanyang mga anak at pamilya at ayaw na niyang maulit ang ginawa ni Cayetano na paninira sa kanyang ama na si dating Vice President Jejomar Binay bago ang 2016 elections. At sa halip mag-sorry, Ali, bubuelta rin tong si Cayetano na ipapa-ethics committee rin niya si Senadora Binay dahil sa panggugulo umano sa imbestigasyon at inakusahan ang senadora na nililihis lamang nito ang issue sa overpriced na konstruksyon ng naturang gusali. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, gaano na katindi ang bangay ng dalawa? Alex at Ali, lalo ngang umiinit ang bangayan sa pagitan ni Senador Alan Peter Cayetano at si Senador Nancy Binay. Kanina, naghain na reklamo si Binay sa Senate Ethics Committee pero ayon kay Cayetano, hindi uusad ang kaso. Sa ngayon, wala pang senador ang gustong mamagitan sa bangayan ng dalawang senador. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to, Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Yan ang ilan lamang sa pinagbatayan ni Senador Nancy Binay sa pagsasampa ng reklamo laban sa kapwa senador na si Senador Alan Peter Cayetano. Si Cayetano ay nireklamo ni Binay sa Senate Ethics Committee matapos ang pagsabihan ng masasakit na salita at inakusahang ng gulo sa investigasyon sa itinatayong new Senate building sa Taguig. Sa 15 pahinang reklamo, sinabi ni Binay na nilabag ni Cayetano ang rules ng Senado na nagbabawal sa mga senador na gumawa at magsalita ng unparliamentary laban sa kapwa mambabatas. Paglabag din niya sa mga batas gaya ng Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga nasa gobyerno, Civil Code of the Philippines at Magna Carta of Women ang ginawa ni Cayetano. Yung main calling na ginawa niya, yung sinabi niya na yung ang pangalan mo, Lourdes, hindi Marites. Tapos yung pangalawa nga is yung buwang. But sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa 10 radio interviews padawod ng set of questions. Naging emosyonal ang senador nang sabihing nais niya lang protektahan ng kanyang mga anak at pamilya at ayaw niyang maulit ang ginawa ni Cayetano na paninira sa kanyang ama ni si dating Vice President Jejomar Binay bago ang 2016 election. Alam ko, binigyan ko po. Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, yung ilang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako mapayag na mauulit muli yung ganong pinagdaanan nila kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman pag-iisang magulang. Pero sagot ni Cayetano, wag ilihis ang tunay na issue sa lumobong presyo ng Senate building. Magkano ba talaga ang Senate building? Of course, kasama lupa. Kasi DPWH mismo ang nagsabing hindi pa nila malaman hanggang magkano aabutin eh. DPWH mismo nagsabi, hindi pa tapos lahat ng plano. DPWH mismo nagsabi na 21.7 billion so far. And Senate Finance na nagsabing mahigit 1 billion yung lupa, so 23B. So eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Sa halip na mag-sorry, nagbanta pa si Cayetano, nakakasuhan din sa Ethics Committee si Binay dahil sa panggugulo sa investigasyon. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa, chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos mag-walk out ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk out. Diba? Meron siyang pasubali sa chairman or whatever. Sabi ni Cayetano, dinadivert lang ni Binay ang usapin para i-divert ang atensyon ng publiko sa lumobong gastos sa pagpapatayo ng gusali. Gusto niya gawing issue yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin, which is magkano ba talaga yung building, kailan ito matatapos, at tama ba yung paggastos natin ng pera dyan.
So foremost, ako, I will focus on that. Alex, sa Section 97 ng Rules ng Senado, ang isang miyembro na nakagawa ng unparliamentary ay maaring masuspende ng hanggang 6 na buwan o mapatalsik sa kanyang pwesto, depende sa bigat ng kanyang nagawang pagkakasala. Pero sa ngayon, matatagalan pa yung pagdinig sa kaso nitong isinampan ni Binay dahil hindi pa nagko-convene yung Senate Committee on Ethics. Magko-convene yan sa pagbabalik pa ng sesyon sa July 22 pagkatapos pa ng sona ng Pangulo. Ang hawak sa komiteng yan ay si Senador Francis Tolentino. Alex. Okay, Mian, dahil sa matindi palang parusa, no? Kapag ikaw ay nai-ethics committee, sa kasaysayan ba ng Kongreso, Mian, tulad mo, tagal mo sa Senado, meron na bang naparusahan na mambabatas kapag ikaw ay dinulog na sa ethics committee? Sa Senado, Alex, wala pang napaparusahan at wala pa rin nasususpindi. Ayun. By the way, doon sa building na ginagawa ngayon para sa Senado, kailan ba ito matatapos? Ito ba'y maaantala kapag patuloy nagbabangayan itong dalawang senador? Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, tuloy naman yung construction ng Phase 1 at Phase 2 na unang napondohan yan ng Senado sa pamamagitan ng DPWH. Ang pinigil lang ay yung Phase 3 na dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, Alex. Pero ang delay ay umaabot na daw ng 800 days. Sa target sana ng Senado ay makapagsagawa na sila dyan ng opening session sa susunod na taon. Pero dahil sa nangyaring pagpapatigil, ay mukhang hindi yan mangyayari. Okay, panghuli siguro, Mean, yung akusasyon ni Senador Cayetano tungkol doon sa 10 radio stations na umano'y parang dinidiktahan kung anong itatanong sa kanilang guest. Saan ba na papunta yun? Hindi rin natin alam, Alex, pero alam mo naman ang mga taga-media kung ano yung mainit na tanong. Usually, yun naman yung unang ibinabatong tanong sa sino mang ini-interview. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Corvera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25TV.